My car's right around the corner. I'll drive. My car! Need a new car or truck? Get to Chevy and transform your ride. For 10 short days, get great deals on most 07s. Like 0% financing plus $1,000. Sale ends July 9th. The Chevy Transform Your Ride sale ends Monday, July 9th. So get to your Chevy dealer today. Hindi ko ngayon nasaan na makukuha ko din eh, pero siguro sa mga pinagdaanan ko sa buhay, siguro ako nakuha sa PBB. Dahil yung pagpasok sa PBB, kinukuha ng sa talang buhay ng isang tao. Kaya siguro yun. Kasi maganda yung talang buhay ko. Marami akong pagsubok na ginaan sa buhay. Kaya siguro yun yung pagpasok. How would you describe yourself before entering the PBB Big Brother? Isa lang akong ordinaryong tao. Sa akong mama ko magkatrabaho sa... Hindi ko talaga yung hindi kayo naniniwala, pero totoong nangyari sa akin na nagtrabaho kasi sa akin. Kuha rin, kuha mo ng buwangin. Alam niyo, kung saan kumukuha ng buwangin ng mga truck, doon ako nagtrabaho. Kasi yung iba hindi naniniwala sa akin na ganun yung trabaho ko eh. Kasi wala nga sa itsura ko dahil maputi nga ako. Pero yung trabaho ko doon, 6 p.m. to 6 a.m. Ganun yung trabaho ko, kaya hindi ako nanginit. Pero sa totoo lang, mahilig talaga doon. Hindi ko nga alam eh, pero nangitim na ako nito. Ano yung pinagkaiba niya sa life mo ngayon? Pinagkaiba talaga ng life ko. Hindi na ako nagtatrabaho eh. Tapos, medyo nahihirita na rin sa mga tao pag may session ko. Parang hindi ka na normal na tao. Parang dati naglalakad ka na dun sa tabing daan. Pero ngayon, siyempre kinapansigan ng mga tao dahil nakita ka na lang sa tao. Before entering the Pinoy Big Brother house, what is your biggest dream? Dati. Gusto ko nga dati magpare eh. Kasi 7 years ako sacristan sa church namin. Pero yun, hindi namin hindi na talaga dahil nga tinawagan ako sa PBB. Hindi ko na tinuloy yung dreams ko na maging pare. Tinuloy ko na lang yung career ko ngayon, kung ano ako ngayon. Ano yung binigay ng Diyos sa akin, yun na lang ang gagawin. How long have you been in your career? Siguro, hindi ko pa alam sa ngayon eh. What is the best experience you had as a model, the first as an artist? The biggest. What is the best experience? Best experience. Ayun, sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi ko makakalimutan ang bahay. Kasi yung mga taas, mga binibigay ko. Lalo na siguro hindi ko makakalimutan. Yung mga payo na binigay sa akin. Na hindi ko naranasan sa labas ng bahay, sa labas ng outside world o sa loob ng bahay ni Kuya. Ibang-iba talaga sa loob ng bahay ni Kuya. What is the hardest role that you portrayed after going out? The biggest role ko? Siguro para sa akin. Yung role ko sa buhay. Parang makahanap lang ako ng magaling, parang gusto ko nang makahanap ako ng isang magandang pamilya. Para sa kinabukasan ko. Pero para sa akin ngayon, yung binigay sa akin ng bus, yung room na ngayon na ginagawa ko, yung may susunod ko, yung may tutuloy ko kung saan man ako. What do you think is unique in your performance that is different from the others? Para sa akin. Mabait naman ako kasi hindi ko ginagaya yung ibang tao na, halimbawa, naghahanap sila ng, wala, parang ako, contento na ako kung yung meron ako. Hindi na ako naghahanap ng mga bagay-bagay na wala talaga ako. Halimbawa, sa isang bata, hindi naman natin maiwasan yung isang bata, mahirap lang siya. Sigurado naman siya, bawa nasa school, nakakita siya ng isang cellphone na ba, nakakita siya ng isang bata. Siyempre mahihigit siya. Yung tatanungin niya yung magulang. Parang, kahit na mahirap sila, parang pinipilit ng magulang na
parang ibigay lang yung gusto ng isang bata. Pero hindi ako ganun. Kung anong meron ako, kung anong, nung nandito ako ngayon, bilang ako, hindi na ako nag-alat ng wala. Number 8. Are there any instances that you wanted to leave your career and change path? Sabi ko, hindi ko naman naisipin. Iisipin ko na muna kung anong gagawin naman. Kasi nag-umpisa pa lang ako. Kaya tutuloy ko na muna. Kasi mahirap din eh. Nandito na ako, tapos alas ba ako. What do you prioritize right now? Pinapriority mo. Hindi nga. Meron ako show ngayon kaso hindi ko pwede sabihin. Kung ano man, mag-workshop pa lang ako. Workshop pa lang. Last, would you consider yourself successful and fulfilled in your chosen career? Sa palagay ko naman, makakaya ko to. Kaya-kaya ko naman to. Dito wala naman ako sa sarili ko at hindi ako nawawala ng bawa, mga trials. Lahat yan, pagdadaan ng isang tao. Hindi naman lahat tayo perfecto, wala tayo pinagdadaan ng pagsubo. Lahat tayo ay may kanya-kanya ng mga pinagdadaan sa buhay. Kaso nga lang, iba-iba, hindi tayo para-parehas. Katulad mo, diba? Hindi tayo parehas, pero parehas tayong tao, pero hindi tayo parehas ng mga pagsubo sa buhay. Pati ito, ang lahat! Hindi tayo pare-pareho, pero para-pares lang tayo. Mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi pa rin. Mga papareho ko lang, huwag lang mawala ng tiwala sa'yo. Thank you. Thank you. No sign of him, my lord. Something worth living for.